สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปริยังค่ะ and welcome back to my channel so may kita nyo sa title ang nakalagay is let's talk about siyaday. Siyaday is a Thai series, so yung siyaday is based talaga siya sa movie talaga siya, pero ginawa siyang series. And nasa Aichi na siya ngayon, mapapanood. And nasa 14 episodes na yata ngayon. Yeah, pinapanood ko na siya talaga kasi nagustuhan ko siya. At pinanood ko din yung original nun. Kasi remake yung ngayon eh. Yung original nun, 1994. So, pinanood ko siya, walang subtitles. Oh my God! Ang tapang ko, parang gusto ko i-congratulate yung sarili ko dahil nanood ako ng Thai movie ng walang subtitles. Pero naiintindihan ko pa rin kasi syempre napanood ko naman na yung siyaday ng 2020. Yeah. Naiintindihan ko na kung bakit na-ban yung siyaday 2020 ngayon. At maganda talaga siya. So before tayo magchika-chika about siyaday, so papanoorin muna natin yung trailer nila para makita nyo na rin at tingnan natin kung magugustuhan nyo rin yung remake ng siyaday ngayon. Sana panoorin nyo. Tsaka supportahan nyo din si Kitty. Nandun si Kitty! At ito, na-download ko na yung video. Yeah, na-download ko na. Sorry naman daw nakapaganda. So, ito, papanoorin muna natin yung trailer ngayon bago natin pag-usapan lahat. Okay? I'll play the video in 1, 2, 3. Wait lang. Maghanap tayo ng malakas na player. Tol. Okay, open with. Okay. Wow. Ngayon ko lang napanood ng maayos yung trailer. Hello! Oh my! Hello! Kailan kayo papalabas yun? Alam mo yun, kitang-kita mo yung mga issues dito sa mundo na mga dapat talagang mapag-usapan. Lalo na sa mga kabataan. Kasi itong siyaday ngayon na pinalabas. Na-ban kasi to. 2016 pa siya ginawa. Pero, ayun, na-ban daw dun sa government nila. Dahil nga siguro kasi sa content niya, medyo, alam mo na. Topic nito, drugs, rape, family problems, suicide, ano pa ba? Magaganda. Mga dapat talagang mapag-usapan. Peer pressure, ganyan. Grabe kasi nakakaawa talaga yung kwento ng mga characters dito. Kumbaga, hindi mo rin masisisi kung bakit naging ganun sila. Umabot sila sa pagiging ganun. Na-explore nila yung mundo ng pagdodroga. Pagkakating, hindi na pagpasok sa eskwelahan. Pagsisinghot ng glue. Eh, grabe yung bawat sitwasyon nila. Kasi, at saka bawat episode talaga, may matututunan ka. Unang episode pa lang na pinalabas.
ang dami ko ng mga ganun, mga naiisip na mga bagay na, oh, I see, ganito pala, kaya pala siguro, ganun, ganyan. Maganda talaga siya. As in, maganda. Para sa akin, kasi, yung maganda sa Thai industry, pag gumawa talaga sila, kasi napaka-realistic. As in, pag sinabi mong comedy, papatawanin ka talaga. Pag sinabi mo namang drama, drama talaga. Maganda talaga siya. Panoorin niyo na siya. Lalagay ko yung link sa description. And I hope masimulan niyo na. And 48 minutes lang naman yung bawat episode. Maganda. And if gusto niyo rin mapanood yung 1994 version, yung original, meron ako. PM niyo na lang ako kung gusto niyo mapanood. And yung mga cast doon, maganda din, magagaling. Yung gumanap na Poo, si Kitty, and Mo, si Pam, si Dwen, tsaka si Yok. Si Yok yung si Fluke. Tapos si Jo. Tapos si Louis. Louis? Hindi ko alam, Louis ba yun? Medyo iba kasi yung pagka-pronounce sa kanila. Yun. Nakikita ko talaga na, since ako na napanood ko na yung original version, hindi talaga nagkakalayo yung cast ngayon, tsaka yung sa dati. Nakuha talaga nila yung, alam mo yun, yung attitude nung character doon. Magaling ah, magaling. Pero alam mo, kahit nasabihin natin na medyo sobrang tagal bago na-release tong series na to, okay lang yun. Isipin man nila na parang late, pero it's on time pa rin yun. Kasi, di ba, usapin pa rin naman ngayon yung mga gantong bagay. And yeah, maganda talaga siya. So, may isang trailer pa ako na papanoorin ngayon. Ito yung pinakalas na papanoorin natin ngayon. So, i-download ko muna. Magkahandi talaga, handa mag-vlog na lang. Yeah, na-download ko na yung isang trailer. Medyo mas malupit. Nakitang-kita mo talaga yung paggamit nila ng mga ipinagbabawal na gamit. Panoorin na natin. Ngay tunay lang ay see you soon.
I feel bad. Grabe kasi yung ano. Grabe yung mga pangyayari sa mga characters dito. Isipin mo ha, may nagdodroga, may nagsisinghot ng rugby, may nagpumasok ng prostitution, may ano pa ba? May divorced ang pamilya. Merong pamilya naman na ano, yung magulang niya is nangangaliwa, ganyan, nakikita ng anak, lagi nag-aaway. So, alam mo yung mga factors na yun, yung mga dahilan kung bakit ba tumantong sila sa ganun, is basically, lahat, ang pinaka main point is yung ano, yung dahil nga sa pamilya. Pamilya nila magulo, dito, yung mga characters dito, pamilya nila magulo, lagi nag-aaway, parang yung isa naman, hiwalay, kulang sa attention, parang hindi pinaparamdam na parte sa pamilya. Grabe yun. Grabe, alam mo ha, magkukwento ko ng konting-konti lang. May kita nyo naman dun sa trailer na umiiyak si Kitty. Ni-rape siya ng tatay-tatayan niya, ay ng stepfather niya dun. And ilang beses siyang ginalaw dun. Tapos alam mo yun, ang sakit kasi alam mo yung pinili pa ng mama niya yung bagong pamilya niya kaysa sa kanya. Kaya humantong na grabe, parang ang sakit-sakit para sa akin na kunwari kung in real life nangyari man yung ganun. Sobrang sakit. Grabe naman yung ganung desisyon ng magulang na alam niya na eh, na may nangyayari sa anak niya pero di niya pa pinipiling ipaglaban. Masakit yun. Basta sobrang nakakaawa yung sa sobrang pagmamahal ng pamilya. Yung isa, binibenta na yung katawan para makatulong sa pamilya. Grabe lang yung ano talaga storya. Sobrang realistic talaga. Hindi siya sobra sa imagination na oh, grabe naman yung ganun. Totoo talaga yun, nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Kaya kung ako sa inyo, manood kayo. Dahil hindi pinopromote ng movie na to na mag-drugs kayo, hindi pinopromote ng movie na to na manigarilyo kayo. Ano, ang gusto ko is makuha nyo yung lesson na ibinibigay ng series na to. And syempre, suporta na din sa para kay Kitty, suporta na din kasi ang tagal nilang pinaghirapan to. Napanood ko pa nga sa interview noon, umiiyak silang lahat kasi finally, 'di ba, yung lahat ng pinaghirapan nila is ngayon na nandito na, napapanood na ng lahat. And yeah, sana mapanood nyo. At ulit, ilalagay ko yung link ng IG doon sa Siaday, kung di nyo man mahanap. Well, ang pangalan niya kasi Daughters eh. Doon sa IG na app. And free lang, wala siyang bayad. At may dalawang episodes tuwing Friday at 9 p.m. sa Pilipinas. Yan. I'm so happy. Na syempre bagong project ni Kitty to, so as a fan I'm happy. And yes, that's it for today's vlog and chika chika. Susunod ulit. Parang gusto ko gawa ng reaction yung mga episode. Tingnan natin, may mga modules na eh, so kailangan unahin din yun. So ayan, thank you so much for watching and please support Kitty Chicha and their new projects and everything. And I'm waiting for Girl From Nowhere Season 2. Alam ko this year na siya papalabas. So, antay-antay na lang tayo. Chan Raccoon, bye-bye!